Alright guys, so ngayon tuturuan ko kayo paano ba mag-spot trade at kikita po kayo dito ng malaki sa pamamaraan na to. So ipapakita ko muna sa inyo yung aking proof na kumikita ako sa strategy na to sa pag-spot trade. So ito po ay isang buy ko. Dito kasi guys, pag sinabing spot trade, bibili ka. Pag sinabing buy and sell, bibili ka ng mura, ibebenta mo siya ng mahal. So ipapakita ko sa inyo yung aking mismong trade dito po sa strategy na to. So September 21 guys, so nag-buy ako. Ang pangalan ay BNB or Binance na coin. Okay, pero ibang platform to guys ha. So bumili ako ng $5,996. So nakabili ako ng 16.72 na BNB. And after few days lang kasi nung October 1 tumaas yung BNB or yung Binance coin, which is ngayon sobrang taas na kung hinintay ko sana. So eto guys ay nung nag-price na ng 410, nag-sell na ako. Okay, so 16.55 yung binenta ko. So ang maganda niyan guys, yung $5,996 ko naging $6,585. Meaning kung kukumpute natin yan sa calculator, so guys dito 6585 yung naging kwan ng pera ko, then leles lang natin yung aking puhunan na 5,996. Okay, kwentahin natin. So kumita ako ng ilang araw, $589. Kung times natin yan ng 50, so lumalabas guys, merong 29,450 pesos for 10 days. Sabihin na natin 10 days. So okay na ba yun guys? 10 days, parang kumita ako dito. I-divide natin yan ng 10 days. Parang isang araw ko dyan guys ay kumita ako ng 2,945. So yung puhunan ko, i-compute natin. Kung i-divide natin yung aking kita sa aking puhunan na 5,996, ilalabas, eto na po yung percentage ng aking kita. So kumita ako in 10 days ng 9.8%. So okay na ba yun guys? For 9 days or for 10 days, kumita ako ng 9.82% sa aking capital. So ngayon guys, ay ituturo ko sa inyo inside this video. Kung interesado kayo na malaman kung ano yung ginagawa ko, ay panoorin mo yung video na to hanggang sa dulo at malalaman mo kung paano nga yung mag-buy and sell or mag-spot trade sa strategy na to. So huwag niyong palampasin, panoorin niyo yung video na to at ito ay free lang na tutorial. Hi guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng pera sa online, tutorials, motivation, trading, and investment. Kung gusto mo yung mga ganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify you kapag may bago kong upload na video. Ma-appreciate ko rin kung hit nyo na po yung like, i-share nyo to sa lahat ng kilala nyo na gusto rin kumita ng pera sa online. So huwag na natin patagalin, let's go! Okay guys, so bago tayo mag-start, bakit mo kailangan panoorin yung video na to hanggang sa dulo? Una guys, pwede kayong kumita dito ng 5% to 20% per day sa pag-i-spot trade basta't alam nyo kung ano yung gagawin nyo. Number 2, pwede kayong mag-sign up dito sa platform na ituturo ko sa inyo. Tuturuan ko kayo paano mag-sign up dito sa platform na to. And number 3 guys, ituturo ko sa inyo paano pondohan yung pera nyo sa platform na to. And ito bang platform na to ay legit at ito ba ay maaasahan? So mapapanood nyo po ito dito sa video na to kung ito ba ay legit. Number 4, paano kayo mag-start na mag-trade? Yung buong proseso, ituturo ko sa inyo kung paano ba yung mismong dashboard, ano yung mga gamit nun. Okay, pag-uusapan natin inside this video. And number 5, magkano ba yung minimum na amount na required sa pag-start sa trade dito? So magkano ba? Malalaman nyo rin inside this video. And number 6, ituturo ko na rin sa inyo paano ba i-withdraw yung pera nyo kapag kumita na kayo. Okay, paano ba i-withdraw? So ituturo ko rin sa inyo. At ang requirements natin pala dito guys ay kailangan po ay may coins.ph account kayo. Okay, so yan po yung requirements natin dyan. And kung tatanungin mo sa akin, Mark, pwede ba yung cellphone lang gagamitin ko? Yes, pwede po. Pero yung tutorial natin ngayon ay PC or laptop yung pwede natin gamitin para makita nyo po yung buong proseso. Pero yung cellphone pwede rin po natin gamitin. So wag na nating patagalin, let's go!
Okay guys, ito po yung platform na ating gagamitin para makapag-trade tayo ng spot trade. Marami pong ibang mga platform, pero itong video tutorial na to is ito po yung gagamitin natin. Ang pangalan po ng platform na to or exchanger na to is Bityard. So ang Bityard po ay based po siya sa Singapore at meron po siyang mga legalities at mga approvals. Ang maganda rito guys, tuturo ko muna sa inyo paano kayo mag-sign up. I-click nyo po yung link dyan sa description. First step po yan. Meron pong link dyan sa description. At once na na-click nyo po yan, eto na po mismo yung makikita nyo. At ang i-click-click natin next ay eto pong tab na to. Okay, click nyo po yung get. Yan. Once na na-click nyo po yung get, eto po yung mismong makikita po natin na information na dapat nating fill upan. Okay, so nakalagay dyan email. Lagay nyo po yung email nyo. Valid and active. Yahoo man yan, Gmail man yan, basta email pwede po natin gamitin. Once na nagawa nyo po yan, i-click nyo po yung send. At once na na-click nyo po yung send, punta kayo sa email na ginamit nyo. Meron pong ibibigay sa inyong 6 numbers, input nyo po dito sa verification code. I-type nyo po dyan, 6 na number yon. Then maglagay po kayo ng password nyo. Automatic na po yan. Once na naglagay ko ng password nyo, okay, mag-iiba yung kulay nito at click nyo lang po yung get started. Ganun lang po yung proseso. Few minutes lang, ang totoo, 1 minute or wala pang 1 minute kapag mabilis kang mag-type. Kung gagamitin nyo naman ay mobile registration, yan, automatic na po yan dahil nasa Philippines tayo, 6-3. So, 9 na lang po ilalagay nyo. Halimbawa, 9, 3, 5. Yan, so, kompletuhin nyo lang po. Then, click nyo po yung send. Meron pong number na ibibigay sa inyo dun sa cellphone na ginamit nyo. 6 din yon. Eh, password, lagay nyo lang din. Dapat po ay safe yung password na ilagay nyo. Okay, pwede nyo rin baguhin every week, every month para safe na safe po yan. And then, click nyo lang po yung get started. Ganun lang po ang pag-sign up dito sa Bityard. So, explore lang natin muna tong platform na to dito sa kanilang dashboard. So, marami po yung kanilang pair din. Marami na rin po. Plus, meron silang feature na ang pangalan po ay copy trade. Pwede kayong mag-trade sa mga traders na na-approve ng platform. Hindi basta na-approve sila. Kailangan muna silang ma-approve bago sila maging copy trader. So, marami pong bagong pair. So, makikita nyo po dyan, meron silang 43 cryptocurrency na CFD. Tapos, pwede po tayo mag-leverage dito ng 5 hanggang 125x. Ito na po yung sagot kanina doon kung magkano ba yung minimum na pwede nating i-trade. Guys, you can start as low as $2. Kung peso yan, kung 50, sabihin natin 50, 100 pesos, pwede na po kayong mag-trade. Okay? Yun po yung maganda rito. Plus, okay, so, meron silang 500,000 users over 150 countries. So, may mga licenses. Ito na po yung copy trading. At, guys, easy deposit and withdrawal. Ganun lang, napakadali, guys, dito. Okay, so, pwede nyo po i-check yung mga regulations and licenses nila. O, pwede nyo i-explore yan. Okay? Yung kanilang dashboard. Now, pwede na tayo mag-start ngayon na mag-trade. So guys, ito mismo yung aking account. Okay? Pero bago tayo makapag-start na mag-trade, dapat meron po tayong fund. Meron tayong pera na nakalagay dito. Para magawa yon, okay, pwede tayo mag-deposit. Yan. Click nyo yung deposit. So ito po yung mga options na kung saan pwede tayo mag-deposit. Kung meron kayong mga crypto wallet, pwede nyo pong gamitin yung USDT. Especially, TRC20. Yung TRC20 kasi, $1 lang po yung fee. Pag ERC20 kasi, may 1,000 pesos yan. O BSC, okay din yan. Naglalaro rin ng 50 pesos. Okay? So ngayon, gagamitin natin, dahil ang tutorial natin ngayon ay mula sa coins.ph, gagamitin natin XRP. Click nyo lang po yung XRP at lalabas na po yung information ng XRP nyo na kung saan dito yung i-deposit. Dalawa lagi yan, merong deposit address at tag. Yung iba, ang termino nila, memo. Okay? So, punta tayo dito sa aking coins.ph. So, dapat meron po kayong coins.ph. Kung hindi pa kayo nakagawa, gawa muna kayo. Alright? So, ngayon, para makapag-deposit muna tayo ng pera dito, kailangan muna natin mag-cash in. So, click nyo po yung cash in. Once na-click nyo po yan, ay ito na po yung makikita nyo. So, marami pong way para mag-cash in kay coins. Pwede po tayo sa mga Palawan Pawn Shop,
Western Union, MLuwilier, InstaPay sa Metrobank, Union Bank, at 7-Eleven. Pwede rin po yung mga Paymaya, GCash, pwede rin po yun. So, halimbawa, at pwede rin po yung ating mga bank account. Online banking, okay din po siya. Alright? So, once na okay na, so, sample muna tayo. Palawan muna lang tayo. Click mo yung Palawan. Halimbawa, mag-deposit ka ng 10,000. So, meron siyang maliit na fee na 40 pesos. Pag-click niyo po yan, okay, so click natin yung next step para makita niyo po yung whole process. Yan, so makikita niyo po itong Palawan Pawn Shop. So fill niyo mo lang po yan, punta kayo sa pawn shop. Ito na po yung mismong kokopyahin niyo. Yung mga naka-check, yan po yung kokopyahin niyo. Kapag okay na yan guys, 5 minutes lang, mapupunta na po dito sa inyong wallet yung 10,000 pesos niyo. Okay, so pag nasa 10,000 siya, dahil ito ay nasa peso pa siya, hindi siya pwedeng ma-transfer dun sa Bityard. Kailangan ay i-convert mo muna siya. Dito yung click mo, from PSP, convert mo yan sa XRP. Yan. So, para ma-convert yan, click mo lang yung convert, automatic na po yan. Okay? Kapag okay na siya, nasa XRP na, halimbawa, nasa XRP na yung pera nyo, balik tayo dito sa My Wallet. Yan. So, dito sa XRP, click natin yon at pwede natin i-click tong send. Click natin yung send. Yan. So, infill up nyo na po dito kung magkano yon. Halimbawa, kung magkano yung nilagay nyo kanina. Okay? So, depende yan kung magkano yung XRP na ilalagay nyo. So, halimbawa, yan. So, 288 halimbawa. So, kunin natin yung information dito. Copy mo to. Balik tayo dito sa coins. Okay, paste mo lang dyan. So, merong etong designation tag. Yan yung hinahanap kanina na memo. So, dito, i-copy mo lang din. So, balik tayo dito. Paste mo lang din dito. Dito siya. Wala. Okay? So, hindi wag mo nang, haya mo lang yan. What's for? Pwede mong sagutan kahit anong sabi mo. Deposit. First name. Lagay mo yung first name mo. Last name. Destination. Wallet. Exchange. Click mo yan. Kung hindi nyo mahanap yung mismong Bityard, pwede nyo pong ilagay sa others. Yan. So, meron namang others eh. Diba? Namumroblema. So, lagay mo lang yung other. And, kapag okay na siya, so, continue. Then, matatransfer na po siya sa Bityard in just few minutes. Few minutes lang, meron na po sa Bityard yung pera nyo. Kapag nakarating po dito sa pera nyo dito sa Bityard, click nyo po yung asset, my asset. Okay, so eto meron tayong $7,300 dito sa ating account. At nakabili tayo ng isang crypto ngayon na pwede na nating ibenta. Sana may kita na ako dito ng $400. Pero inihintay ko munang abutin yung kikita ako ng $1,000. Okay? So syempre, wala na siya sa USDT muna. Nasaan? Nasa XRP siya muna. So halimbawa yung pera nyo, nasa XRP yun. Kapag deposit natin XRP. So mangyayari nandito. Pwede natin i-convert yan sa USDT. Okay, para maging USDT. Then, click mo lang yung convert. Now, kapag nasa USDT na, pwede na tayo mag-trade. Alright? So, dito, mag-i-spot trade tayo. So, punta tayo sa spot trading. So, pag sinabing spot trading, ito yung bibili ka at magbebenta ka. Bibili ka ng mura at magbebenta ka kapag tumaas po yung presyo. Pag bumaba, huwag mo munang ibenta. Wala kang talo, walang problema. Huwag ka lang magpanik. Yung iba kasi nagpapanik, kaya nagbebenta. Okay? So, nandito na po yun. Explore natin. Dito, sa pinakataas, ito yung mga, pwede nyo maglagay kayo ng favorites nyo. USDT, USDC, ito po yung mga ibang mga fiat. Okay? So, makikita nyo po yan. Ito po yung tinatawag nilang pair. Yan. BTC versus USDT, yan po yung default. O, hindi nyo ginalaw, automatic meron yan. So, kung magsesearch naman kayo kung ano yung gusto nyong pair, pwede nyo pong i-click dito. So, makikita nyo rin po dito sa tab na to, yung mga iba't ibang mga, ang pair lahat po dito ay USDT or USD Tether. Okay? So, mamimili po kayo dyan kung ano yung gusto nyong pair. Okay? So, halimbawa, ang gusto nyo ay BTC, so automatic na siya. Kung gusto nyo naman Ethereum, click nyo lang po yan. So, automatic na rin po yan. Okay? So, nandito yung time frame. Yan. So, may 1 minute, 5 minutes, 30 minutes, 1 hour, 4 hours, days, weeks, months. Ito na po yung candles kung ano yung gusto nyo gamitin. Nandito rin po yung mga indicators. Okay?
So mamaya ituturo ko sa inyo. Kung gusto niyo expand, i-click niyo lang po ito. Pwede na pong ma-expand. Lalaki po yung mismong screen natin. So para ma-exit mo lang yan, full screen. Babalik siya. So ito po yung screenshot. Ito po yung chart properties. Pwede niyo pong baguhin yan. Click niyo lang po yung settings. Yan. So ito po, gusto niyo pong daylight, pwede rin po yon. Ito po yung 24 hour volume. Ito po yung pinaka low price niya within 24 hours. Ito po yung pinaka high price niya. Ito naman, ito yung mga order book. Yan, na makikita nyo na may mga bumibili, may mga nagbebenta. Okay? So, okay na, na-explore na natin yan. So, dito naman, ito yung mga markets. Pwede kayong bumili rin pala ng crypto dito direct sa gamit po yung credit card. Meron na po sila. Okay? So, kung meron kayong credit card, tingnan nyo lang kung available siya. Hindi ko pa nagagawa to. Pero, pwede na po tayong bumili gamit po yung credit card. Alright, so, ito yun. May service provider, yan, pwede tayong bumili direkta ng crypto na. Okay? So, meron ding contract, merong derivatives, merong forex, meron din dito. Pero konti lang siya. Pwede tayong spot trade at quick exchange. Ito po yung tinatawag nilang copy trade. Yung mga traders, pwede silang mag-trade. So, meron ding affiliate. Kung mga kilala nyo, gusto nila maging mag-trade dito. So, meron po kayong affiliate. Click nyo lang po yan. At meron silang daily mining. Pwede po tayo mag-mining dito. Maliit lang siya. Pero pwede tayo mag-mine. Ito yun, oh. Yan, pwede tayo mag-mine dito. Yan. So, i-mine nyo yan. At ito guys, ay pwede natin gamitin para pambawas ng fee sa bawat trade nyo. So, dito makikita nyo po yung assets, deposit, withdraw by crypto, internal transfer. Dito pala guys, kung Bityard yung itatransferan nyo, wala na pong fee. Halimbawa, ako, gusto nyo magbili sa akin, wala pong fee yung pagbili nyo sa akin ng Bityard. Bigyan nyo sa akin yung pera nyo, send ko sa inyo yung crypto na kailangan nyo. Pwede yon. Ito, makikita nyo yung mga orders nyo sa contract at spot. So, nandito naman, account security, pwede nyo rin pong gawing safe yung pera nyo. So, baguhin nyo yung password nyo, pwede nyo baguhin dyan, nandyan yan. Manage copy trades, trader settings, affiliate center, naka-separate yan. So, balik tayo dito sa spot trade tayo. Okay, so, na-explore na natin yung ating... So, makikita natin yan dito. So, pwede na tayo mag-trade. Okay? So, tuturuan ko sa inyo paano mag-trade. So, dito guys, yung indicator na ginamit ko ay moving average, MACD, mahanap nyo po dito yon, and yung RSI. Yan yung madalas na ginagamit ko. So, hindi ako magaling. Okay? Hindi ako expert. Pero, nagtitrade talaga ako. Okay? So, ngayon ay dito sa baba. Baba tayo. Yan. Ito yung makikita nyo dito. Yan. By BTC, ito yung available nyo. So, pwede kayong mag-deposit kung bitin yung price, yung pera nyo. So, ito yung price. Ito ay pwedeng baguhin kung nakalagay limit. Kapag nakalagay limit, pwede nating baguhin yung price na gusto nyo na bili, na price ng Bitcoin. Halimbawa, Bitcoin ang bibili nyo. So, dito guys, pwede yung enter yung dito nyo ilalagay kung ilan yung amount ng pera nyo. Halimbawa, 100 USDT. Ito yung mabibili nyo sa price na nilagay nyo. So, click nyo lang yung buy. Pwede rin 100 kung halimbawa meron kayong automatic na capital, 100%, 75%, 50%, and 25%. Okay? Ganun lang kadali ang mag-buy dito. Halimbawa, okay? So, bibili kayo ng ang price ng Bitcoin 609 at ang pera nyo is $1,000. Yan. So, makakabili kayo ng 0.01617 na Bitcoin. Click mo lang yung buy. Automatic yan, mapupunta siya sa open order kapag hindi pa na-hit yung price na inilagay nyo dito. Pero kung ilalagay nyo po ay market, okay, automatic na po yan. So ilagay nyo, limbawa, ang pera nyo 1,000, si platform na po ang maghahanap ng price. Automatic yan, by BTC mapupunta agad dito sa Bitcoin nyo yung pera nyo. Okay, so ngayon paano naman ibenta? Ganito yung pagbebenta. So, halimbawa, ipapakita ko sa inyo. So, halimbawa, yung price ng pagbebenta nyo is ito rin. Okay? So, pwede nyo ibenta lahat. Halimbawa, lahat.
And then, automatic nyo na pong i-sell BTC. Ito, pwede rin po banguhin. Halimbawa, yung gusto nyo mas mahal. Gusto nyo 62,000. Yung price, halimbawa, Bitcoin to ah. So, pwede yon. Gusto nyo 70,000. Pwede rin. Pero, hindi siya mapupunta agad dun sa ma-fulfill kasi hindi pa naabot yung price. Dito nyo makikita nyo, no? Yung mga trades dyan. Okay? So, sana malinaw. Then, click nyo lang po yung sell BTC. Once na sell BTC, mapupunta ulit siya sa USDT yung pera nyo. Alright? So, simple lang, di ba? So, ganun din yung ginawa ko sa BNB. Bumili ako, hinintay ko lang siyang mataas at ibinenta ko rin. Okay? Meron bang fee? Meron din palang fee. Maliit lang. Siguro mga 50 pesos lang kahit isang milyon. 50 pesos lang yung trading fee. Kasi ginamit natin yung platform ni Bityard. Alright? So, ngayon, so, makikita nyo naman yung mga history nyo dito. Yung mga order history, trade history, makikita nyo po yan dito. At makikita nyo yung funds nyo. Okay? So, marami ding iba't ibang strategy dito, pag-aralan nyo lang din. So, ito po yung tip ko sa inyo guys, pag nagtitrade kayo. Halimbawa, mayroon kayong $100, huwag nyo ilagay lahat, huwag nyo i-trade lahat. Pwede nyo mag-start sa $10, pag-aralan nyo muna kung paano yung tamang pag-trade. Okay? Then, kapag okay na sa inyo, yun, pwede na rin po kayong maglagay ng totoong o yung malaki yung fund. Okay? Sa akin, nag-start ako $10, $100, $1,000 hanggang umabot na ako ng million din yung trinetrade natin dito. Okay? So, ngayon, Mark, kumita na ako. Anong mangyayari? So, guys, maraming paraan paano i-withdraw. Pwede rin ako i-withdraw nyo sa akin. Halimbawa, meron kayong fund, meron naman akong USDT or pera, bibigay nyo sa akin yung fund. Okay, bibigay ko sa inyo yung pera, padala ko sa inyo sa GCash o kaya sa bank account. So, kapag withdraw naman, ito naman yung gusto niya sa platform, coins.ph din yung pinakamaganda rin gamitin nyo. Kung halimbawa, ninyo, wala kayong kilala. So, pero hindi USDT. Siyempre, XRP din. Kasi walang USDT sa coins.ph. So, gagamin mo, ay hanapin mo yung XRP. Okay, dapat naka-XRP pala siya para matransfer mo din doon. Okay, XRP. So, kung ano yung ginawa mo kanina doon, magbabaliktad lang. So, dito kanina, dito sa coins.ph natin, ang gagawin lang natin ay, X natin yan, receive naman ngayon. Ito yon. So, show mo yung address mo, ito naman yung copy mo ngayon, at punta ka naman dito. Dito mo naman siya ilagay. Okay, so, vice versa lang, pagkapalit lang. Ito naman yung may tag, dito naman yung, okay, so, pero yung withdraw dito, merong oras. Alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Yung Bian, wala na po siya. So, at minimum siya ay 25 XRP. So, around 1 lang yan. 50 pesos, pwede na kayo mag-withdraw dito sa XRP. Okay? So, 9 AM to 21. So, yan nga. Yan po yung proseso. Okay? Ang maganda nito guys, ngayon dito sa Bityard, ilalagay ko po yung kanilang Telegram. Meron po silang group doon sa Telegram na kung saan pwede tayo magtanong doon yung kanilang Telegram account na Bityard Philippines. Lalagay ko yan sa description para magpag-connect kayo sa mga nag-trade dito tayo Bityard. Alright? So, ito yung aking may share in this video. Sana nagustuhan nyo yung whole process ng pag-trade dito po kay Bityard. Okay, abangan nyo pa guys yung marami pa akong gagawing trading dito sa Bityard kasi isa siya sa mga partner natin sa pag-trade po dito sa mga cryptocurrency. So once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye!